MetaMask Wallet. How to create MetaMask Wallet or MetaMask registration online. And if you're new to this channel and you want more helpful videos like this, please click the subscribe button. So, nandito ako sa website ng MetaMask, that's metamask.io. And ngayon kasi, balak kong mag-trade ng cryptocurrency to token para magamit ko siya. Let's say, gusto kong maglaro ng online game which is blockchain-enabled siya. And to do that, kailangan kong mag-create ng MetaMask account or kailangan kong magkaroon ng MetaMask wallet. So, ang sabi dito is through MetaMask, makakapag-access tayo sa mga blockchain-based application in the simplest and most secured way. So, sa mga succeeding videos, ipapakita natin yung paggamit namin ng MetaMask na wallet. So, this time, mag-open na tayo ng MetaMask wallet natin. And itong MetaMask is a crypto wallet and gateway nga to blockchain apps na nakalagay din yan dito yung ibang mga example. Andito yung Axie Infinity, sikat to ngayon, and marami pang iba bukod dito. And meron dito mas magandang explanation about MetaMask. Nasa page mismo nila yan, that's metamask.io. So, proceed na tayo and click itong download. And supported browsers, Chrome, Firefox, Brave, Edge. Wala pa dito yung iba. For Mac users, yung Safari, mas maganda na gamitin nyo muna yung Chrome kasi hindi pa supported yung web na yan. Or, pwede nyo naman gamitin yung app version. Pwede nyo i-download yon sa App Store or Play Store. And click itong install. And click itong add to Chrome. And click itong add extension. And currently, downloading na yung file dito. So, hintayin na lang natin. And automatically, after ma-completely download yung file, naredirect ako dito. So, connecting you to Ethereum and decentralized web. So, click natin tong get started. And bago ba tayo sa MetaMask? Kung bago ka sa MetaMask, yes, i-set up natin siya. Pero kung meron ka ng MetaMask before, ito na ipipiliin mo. I-import mo na lang yung wallet. So, proceed tayo and create tayo ng wallet. And click itong I agree para makapag-proceed tayo. This time, kailangan natin mag-provide ng minimum of 8 characters para sa password natin. Click itong I have read and agree to the terms of use. Ito yung terms of service nila. Pwede nyo itong i-double check further. Pero sa akin, click ko na itong create. Merong video dito na tinuturuan tayo or sinasabi sa atin na importante yung recovery phrase. So let's say nakalimutan mo yung recovery phrase, hindi mo siya na save kahit saan. Kahit MetaMask team, hindi nila ma-retrieve yung recovery phrase na ipoprovide dito sa pag-setup ng account. So kung may someone na nagsasabi sa inyo or nagpe-pretend na taga MetaMask daw sila and kailangan nilang hingin yung recovery phrase mo, scam na agad yun kasi no one from the MetaMask team will ask for the recovery phrase kung talagang taga MetaMask nga sila. So, ang sabi rito, save the password. Pwede natin siyang isulat. Pwede i-secure talaga natin kung may safe deposit box ba or something else. Basta, ang alam natin is makalimutan man natin or kailangan natin i-access or i-retrieve yung account natin. Ang way para magawa yun is by providing your recovery phrase na dapat tayo lang nakakaalam. Hindi to dapat alam ng kahit na sino. Kasi yung recovery phrase natin, master key natin to sa wallet and funds natin dito sa MetaMask. Never ever share your recovery phrase even with MetaMask as reminded here. Ito din, scammer nga sila kung sakaling may mag-ask man ng recovery phrase mo. So, click ko na tong next. Andito yung part ng recovery phrase. Obviously, hindi ko to mapapakita sa video na to. Pag kinlik natin to, makikita natin yung recovery phrase natin. And pwede rin natin i-download tong secret backup phrase. So, pag kinlik natin to, ito na yung file kung saan nandun yung phrase ng MetaMask wallet natin. So, click na itong next button para makapag-proceed tayo. And confirm your secret backup phrase. So, kung ano yung nakita natin kanina or ano yung na-memorize natin, ilalagay lang din natin siya dito. So, gawin ko lang yon. And after, click na itong confirm. So, ito na yung confirmation. Congratulations. And ito rin yung tips to store yung phrase natin securely. And kung gusto natin magkaroon ng backup sa secret recovery phrase, pwede natin siya ma-access or pwede natin siyang makita sa settings and security na part. And again, MetaMask cannot recover your secret recovery phrase. So, pag nakalimutan na natin to, walang makakatulong sa atin, kundi yung sarili lang talaga natin. So, click ko itong all done. And sa tuwing mag-sign up kayo, by the time na ginagawa nyo to on your own, possible may mga what's new sa MetaMask. Katulad nito, yung seed phrase daw is now called secret recovery phrase. And meron pang iba dito. Pwede tayong makapag-swap gamit yung phone natin.
So, close ko na to. And ito na yung MetaMask account natin. And hindi pa dyan natatapos. Kung mapapansin nyo, nakalagay ito account 1. So, napaka-generic nito. Pwede natin itong palitan yung pangalan. And click ko itong 3 dots. Account details. So, ito siya. Click ko itong pencil para ma-edit ko yung account 1. So, gusto ko siyang palitan. Ito yung private key natin. Pwede rin natin siyang i-export. So, check ko na to. And close ko na to. So, napalitan na yung account name natin dito. Pwede tayong mag-add ng token. Gagawin natin yan sa mga next videos. So, click ko rin to. And pwede tayong mag-add ng additional account. So, kapag kinlik natin to, ito yung magkapakita. Account 2. And then, click lang natin itong create. Pero sa akin, hindi mo na ako mag-create ng panibagong account. And click ko ulit to. Click ko yung settings. Currently, yung settings ito is yung currency is nasa US dollars. Yung primary currency, ibig sabihin, yung mga values na makikita ko rito is in a form of ETH, kung magkano yung equivalent niya sa ETH. Sa akin, papalitan ko to ng fiat para yung conversion or yung value na makikita ko is in a form of US dollars. And aside dito, may mga magagamit pa tayo para sa, let's say, gusto natin mag-connect sa mga network. Pwede natin yung i-set up dito or pwede tayong mag-add ng network dito. So, i-explore natin yan sa mga succeeding videos. For now, okay na tayo sa MetaMask. Nakapag-create na tayo or meron na tayong MetaMask wallet. And subscribe na rin kayo para sa mga next videos pa about sa MetaMask or paano namin yung magagamit yung MetaMask dito sa journey namin sa mga blockchain technology. And sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button and kung may naisip kayong questions or topics na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa ibang mga videos na pwede nyo i-check online. Ito yung playlist na pin-repair namin for you. And this is Lou from InvestArmory. We invest, we share, you decide. See you sa next video. Bye-bye!